To be honest, never sumagi sa isip ko ang pumasok sa loob ng seminary dati. Katunayan nga niyan, nagkaroon pa nga ako ng girlfriend that time, pero di ko alam bakit nandito ako sa loob ng seminary. Patuloy na nilalabanan ang bawat pagsubok na binibigay sa akin ng buhay. Hi, hello! Ako nga pala si Seminarian Ron Christian Faustorilla. Maraming di naniniwala sa akin noong nalaman nila na nagbabalak nga akong pumasok ng seminary. Mga kaklase ko, mga nakakakilala sa akin, circle of friends ko, kumbaga. Sa katunayan nga yan, may pare pa nga nagsabi sa akin. Sabi niya, kilala ko yan si Ron. 3 buwan lang yan, lalabas din yan. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat from the start. Tanda ko pa noon, can still remember, sa kristan ako. At pag sinabing sa kristan, makulit. Pero that time, may na-assign sa aming brother. At nagsabi sa akin na, ba't hindi ko itry and search in? Kaya isip-isip ko, parang goods yun. Kasi win-win situation eh. Kasi makakatakas na ako sa gawaing bahay for 3 days. May libreng pagkain, laro, at may swimming pa sa last day. So nag-try ako. Pero di pa ako graduating that time, kaya parang wala lang sa akin yun. After a year, sa kristan pa rin ako, may na-assign sa ulit sa amin na isang brother. Wala pa rin dito sa St. Gaspar Bertone Seminary. Mabait, talented. Sa katunayan nga ay nakapagbuo pa siya ng choir na puro sa kristan ang mga members. At di kalaunan ay tinawag na Kowa Choir, kung saan siya ang gitarista namin, siyempre. Bukod pa rito, sobrang galing niya magbigay ng advices. Sa kanya to nga ako nanginginig ng mga the moves kung paano dumiskarte sa nililigawan ko nun. So ayun, napasagot ko, baka ron to. Charot. Habang tumatagal, lalo po akong na-amaze sa brother na to. And dahil doon, nagtanong-tanong ako sa kanya kung anong buhay ba ang meron ang isang seminarista sa loob ng seminary. Umuwi ba sila? Nag-aaral ba sila sa loob? Puro lang ba dasal? Lahat ba ng mga tao rito sa loob ay banal? Diba? So marami pa akong ibang tanong. Sinabihan niya ako, bakit di mo itry? Natigilan ako that time kasi sabi ko, bakit naman ako magta-try? May girlfriend ako. Hindi ko pa na-enjoy yung pagiging youth ko. And sa tingin ko, kapag nandun ako sa loob ng seminary, marami nang bawal. And that time, kaya nga pulusot ko lang sa kanya, sabi ko, Brads, masyadong mababaw yung dahilan ko kung magta-try ako. Sports lang naman yung habol ko dun. Kasi araw-araw may basketball. But I was surprised nung sinabi niya na hindi lahat na pumapasok ng seminary gusto agad maging pare. Yung iba, kaya pumasok ng seminary gusto lang makasakay ng aeroplano. Yung iba naman, kaya pumasok, impluwensya ng kaibigan. At ang higit sa lahat, sabi niya, yung pumapasok din ng seminary na iba para hanapin ang sarili. Sabi pa nga niya, seminary life is a formation. Doon na daw sa loob, ipapurify yung intentions ko. So I tried. Pumasok ako ng seminary and guess what? Ika-4 na taon ko na po ito sa loob ng formation at kasalukuyang graduating na sa course na AD Philosophy. Pangalanan ko na, tama nga si Kuya Yuri. Siguro nga yung desire ko na itry lang ang seminary life is just a stepping stone. Tagal ko na rito sa loob ng seminary. Masasabi kong marami-rami na rin ang aking napagdaanan bago ako nakaabot dito sa harapan ninyo, ngayon. Those experiences of mine made me realize one thing, na walang nagsisimula sa malaki, lahat nagsisimula sa maliliit. Di natin alam, yung simpleng pagpasok mo sa pagiging isang altar server ay isang stepping stone din pala para pumasok ko rito sa loob ng seminary. And yung simpleng pagkahilig mo sa sports, siyang magtulak sa'yo papasok rito sa loob. To end this, I was asked to tell my vocation story, pero sa tingin ko, hindi pa ito yung buong kwento ng bokasyon ko. Introduction pa lang to, panimula pa lang, sa mas mahabang lakbayin patungo kay Kristo. Ron Christian nga pala, mag-iiwan ng mga kataga na kapag nagtiwala ka lang sa kanya, siya na ang bahala sa mga susunod mong kabanata. Maraming salamat po, yun lang po.